Yan, may project na naman tayo dito. Hanggin muna natin yung pangkayod. Yan. Then, una pong tip eh. Sana eh, huwag tayong gagamit ng gano'n rin kapurol na gunting. Pimapurol. Hindi tayo na medyo matigas. Hindi ko makikita yung gunting kong kasi kaya rin nagamit ko. Sa plastic naman po eh. Pwede po kahit na anong plastic basta medyo matigas. Plastic ng balde, ano tawag dyan, yung PVC, kung gusto mong mag-effort ng konti, PVC, o kaya plexiglass, pero ganun ng plastic, pwede na. Tumpukan na tayo ng dupa, kaya siksikin natin. Kailangan po siksik ng hindi yung gumuho, pagka medyo maluwag o dense yung, hindi dense yung pagkakapak natin ng lupa ay natitibag po, sayang effort natin. Here po ang ano, yung pangalawang pinaka-importante sa paggawa ng pasok, yung paggawa ng sand mold. Ayan, lagyan natin ng medyo malabno na halo para lang po mapigil sa ano, sa pagkatibag. Saka makapaglagay tayo ng alambre, hindi naman po natin pwedeng ilagay ng rekta sa lupa ay alambre, kailangan niya nasapin. Ayan, konting alambre lang, kailangan marami. Medyo makapalay ginagawa natin pasuner. Lagyan lang natin ng halo. Konti-konti lang para maiwasan ding matibag. Saka po natin nahagurin, pagbawasan natin, lalapit natin sa sukat. Ang halo po natin ay 1:2, 1 part na semento saka 2 part na buhangin. Yan po ang halong ginagamit ko. Matagal na. Eh, ayaw din po natin yung sobrang tapang at yan po eh napakalutong. Nawawala po eh flexibility ng semento. Ay, ganun rin. Yan. Ayurin lang natin hanggang sa mailabas natin eh hugis na kailangan natin. Meron medyo magalas po ang finish na rin ng plastic na pangkayod natin eh. Ang kailangan lang po natin eh mailapit siya dun sa magiging bitas ng paso. Bakit daw ano doon pwede namang rekta, diretso kagad ng pangkahig eh, diretso kagad ng panghimas. Eh, pinatitigas po natin ng konti para po maiwasang pumilipit yung paso lalo sa ganaring mga kwadrado. Eh, pagka po itutulak po natin ng panghimas natin yan, ng molder natin, ayan po eh malambot. Eh, maaari pong pumilipit, mawala sa korte yung paso. Ayan, lagyan natin ng konting malambot. Yan po eh hindi naman puro rin. Yan po eh halong malabnaw lang din para lang po pumatag ng konti ibabaw. Saka natin pupuruhan, nalagyan natin ng pangkulay. Ang pangkulay po natin ginamit eh red cement, 1:10 ng ratio, 1 part na colorant saka 10 part na semento para ano, lumabas na ganyan kulay, kulay brown. Pagtatapangan, bahala kayo may kung ano, kung ano gusto nyong preference. Pwede pong pumula, pwede pong magmukhang kulay pink. Eh sa akin po, yan po ang base yung ginagamit ko. Meron yung cement colorant, meron din pong ibang barrens. Meron pong asul yan, meron kulay verde, meron ding puti. Nasa sa inyo na po kung anong kulay gusto nyong gawain. Kung anong kulay ang gusto nyong gamitin. Eh, sa akin eh, ayos na ganun rin kulay para siya magmukhang paso. Linisin lang natin konti yung mga kantuhan. Pag hinawakan mo, hindi ka naman mahiwa. Ay, patayin lang natin ng konti. Salamat nga po pala doon sa mga taga-subaybay natin, sa mga nag-follow po. Maraming salamat. Mga galing ng Indonesia, Malaysia. Pero pinapulot na naman tayong materialis din eh. Hindi nahihirapan eh bumbunan ko rin kung ano gagawin din eh.
Kaya, hugutin na natin sa paso yan. Hindi siya makasikad eh. Ano rin? Sibakin na natin yan. Ate naman eh halaman. Ikaw naman masusunod sa halaman. Sibakin mo lang na sibakin. Tingnan natin kung ano mangyayari rin eh. And, harumbahin mo lang ng pait. Tiyakin mo sa dalawa. Amo si Karan. Ayan. Mayayari na. Hindi ko na alam gagawin na susunod. Subukan muna natin buhayin. Baka natin tingnan kung ano mangyayari sa halaman na rin. Camera, ayaw mag-focus. Parang yung mata ko nanlalabo. Magtumpok na tayo ng lupa rin eh. Ayan. Gawin natin na salmon. Kuwasan natin ng konti babo. Makuhili. Saktong lalim. Para magkaroon ng konting kapal yung ilalim ng paso natin. Una pong payo eh, haluin nyo ng maigi yung semento ninyong gagamitin. Eri, hindi ko nahalong maigi, hindi ko nadurog yung naninigas na semento. Ayan, may bukol-bukol. Ano magagawa natin ng paraan yan? Eri, lagyan lang natin ng semento. Tagilid, saka natin kayo rin, kahit kayo rin. Ang timpla po natin ay 1:2. Isang tabong semento, tapos dalawang tabong buhangin na pinoy ang ginagamit natin. Ayari, tapal-tapalan natin yung mga maliliit na butas, mga buhay, mga gilid, saka yung mga kanto. Saka natin hihimas niya ng maila ng mailapit sa hugis. Dagan natin ng medyo malabnaw. Papatagin lang po natin ng gilid. Ayan. May buo na naman. Tanggalin lang ngayon. Saka himasin nyo. Lagyan natin ng pangkulay. Meri, yung hindi inabot ng salaan eh. Balibagan natin yan. Balibag lang ng balibag. Saka natin limisin ng konti. Para pag kinahig natin, hindi didikit na sa ilalim nang di mapunit ay labi. Pantay-pantay natin ng konti yung mga kanto. Ayan. Bolobo ng konti. Kakatulak. Hindi naman nakukuha ng isang kulay yan. Yan. Mga dalawa hanggang tatlong budbud ng mga pangkulay. Hanggang sa pumatag ay gilid. Unti-unti lahat talaga. Pag eh, camera magic lang. Ayari pangatlong ano nero. Pangatlong budbud ng puro. Para natin himasin ulit. Ayan. Eh, konting kulang din sa basta riyan. Ayari. Lagyan natin ng pa. Itinla natin yan. Tansyahin natin kung gano'ng kalaki magiging pa. Tapos ayari yung mga sulok. Kung sa tingin mo eh, medyo mahirap ang inisin eh. Kumuha ka lang ng pom. Hindi naman masamang mag-retouch. And basta makuha natin yung hubog na gusto natin. Ang heri. Tanggalin lang natin ang konti mga nakabukol diyan. Saka natin himasin. Heri, favorite natin pambutas. Marami nang nabutas na paso heri. Patasan natin malaki para hindi malunod ay ilalagay. Tapos eh, kuha ka ng screwdriver, lagyan mo ng maliliit na butas, talian ng materialis para hindi mahugot. Kapag kami nadaang magnanakaw, di makukuha yung halaman mo. Pero si John John, gagawa daw siyang pasong bilog. Pero bago yun ay mag-gipta daw muna akong kape. Eri, ako pa inutusan. Eh, para sa iyo, bagong kulo. Malapnos naman eh, dila mo. Ere, ginanana. Walang hawak-hawak. Lagay lang ang lagay ng simento. Tapos eh, mabubuo na yung hugis niya. Automatic.
Ayan, paunti-unti lang din, nang di matibag. Tapos itong galing nating guide. Tapos binisin na ng konti lalim. Patigasin ng konti at puruhan. Ayan, limas lang hanggang kuminis. Ayan, saka lalagyan ng paa. Ganun din ang tagpos noon.